Sumainyo ang kapayapaan. Ito ang pangbungad na pagbati ng ating Panginoong Jesus sa mga sinaunang mga disipulo, na kung saan ang mga ito ay nagkatago sa isang bahay at nagkakatipon. Ang bawat isa ay takot sa mga Hudyo, na baka sila ay hulihin at matulad kay Jesus na parusahan o mapako sa krus. Kaya naman, ang pinto ng kanilang tinutuluyan ay nakasara ng mabuti. Ang kapayapaan ay kailangan na kailangan natin sa ating panahon. Ngayon ay dumaranas tayo ng pandemya. Maliban dito, ang mundo ay puno ng kaguluhan, kagutuman, karahasan, paghihirap, pagtatalo, at pag-aalipusta. Idagdag mo pa ang ating mga personal na problema tulad na lang ng mga dumaranas ng mga karamdaman, kakulangan sa pinansyal, at hindi magandang relasyon mula sa asawa at sa pamilya. Kaya naman ang ating mga puso, ang ating mga isipan ay walang kapayapaan. Kaya naman binanggit ito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo noon upang ang kalooban ay maging panatag mula sa kanilang dinaranas na takot at pangamba. At nangyari naman ang mga iyon. Ang mga disipulo, nagkaroon sila ng kapanatagan at kagalakan ng kanilang makita muli ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa na dapat natin makita dito ang binanggit ng ating Panginoon. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito ang sabi ni Jesus kay Tomas. Binanggit ito ni Jesus kay Tomas sa kadahilanan na tila nagkaroon ng pag-aalinlangan si Tomas sa mga binalita ng kanyang kapwa disipulo sa kanya, na si Jesus ay nagpakita at buhay si Jesus. Sa ating panahon, minsan tayo man ay tulad ni Tomas, na nag-aalinlangan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa ating mga nararanasan, maraming mga katanungan tayo na ibinabanggit sa Diyos o katanungan sa ating mga sarili. May Diyos ba talaga? Dahil sa nakikita at naranasan natin na hindi maganda ang ating buhay. Subalit ito ang ating pakaiisipin. Tulad ng awiting Dakilang Katapatan, ang Diyos ay tapat at tunay na buhay. Kaya kung minsan hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya sapagkat tayo mismo ang lumalayo sa Diyos, tayo mismo ang gumagawa kuminsan ng ating mga problema. Lumalayo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala sa Kanya at puno ng pag-aalinlangan. Pero kung tayo ay naniniwala sa Kanya, ay mapalad tayo. Isa tayo sa mga tinutukoy ni Jesus, na bagaman na hindi natin siya nakita at nakikita, si Jesus ay patuloy tayong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Ano ang sinabi sa 120 verse 31 na nabasa din kanina na dapat din nating makita sa araw na ito? Ang mga nakatala rito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang Anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat may mga lingkod niya na nagtiyaga at sumulat ng Ebanghelyo upang mapatunayan na namuhay ang Diyos at nakiisang nakipamuhay sa atin, upang sa ganon ay malaman at makita natin sa ating panahon gaano niya iniibig ang sanlibutan.
kung gaano niya tayo iniibig, na dumating sa punto na inalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sariling anak, upang makamit natin ang kapatawaran at magkaroon ng pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang hatid ng mensahe ng buhay ngayong araw, nais ni Jesus na magkaroon tayo ng kapayapaan ang bawat isa sa buhay natin. Bagaman na magulo ang mundo at maraming problema, kapayapaan pa rin ang nais ni Jesus na makamit natin, na maging payapa ang ating isipan at ang ating kalooban. Nais ni Jesus na maniwala tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita o nakita. Subalit mararamdaman naman natin ang Kanyang presensya sa pamamagitan ng mga milagrong nangyayari sa ating mga buhay. Mahal tayo ng Diyos, kaya nais niya na ang bawat tao ay maligtas. Kaya naman tulad ng ginawa ng mga sinaunang Kristiyano at mananampalataya, sila ay nagsikap na maitala ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng pagsusulat, kaya nabuo ang mga ebanghelyo. Kahit kapalit pa ang kanilang buhay, ay nagsakripisyo upang magawa ang mga bagay na ito. Hindi nila inisip kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay na kaparusahan. Subalit mas inisip nila kung papaano malalaman ng sanlibutan ang magandang balita na si Jesus ang magandang balita na dapat malaman ng sangkatauhan. Kaya naman, dahil sa tayo man ay naniniwala kay Jesus at tinatawag na Kristiyano sa ating panahon, naway tayo man ay magsumikap din na maipahayag ang magandang balita upang ang kapayapaan na hinahangad ng bawat isa ay makamit ito. Ikayatin ang iba na maniwala at sumampalataya kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sumain niyo ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.